kung ako ilalagay ko yung sarili ko doon sa lalaki. Ako nga eh, dati ha, ang iniisip ko noon, magkaroon lang ako ng anak kahit di na ako mag-asawa, okay na sa akin. Honestly, karamihan sa lalaki, ina, ay ganon. Okay? Tapos, ang pagkakaroon ng relationship sa ganyang lalaki ay hindi naman talaga priority niya. Ako, I'm speaking ha, bilang isang lalaki. At nakikita ko to sa lalaking nakilala mo. Sa tingin ko, wala talaga siyang planong makasama ka sa iyong future, sa kanyang future. I'm sorry, medyo masakit to, pero at least alam mo na kung ano ang masasabi ko dito. Kasi kung talaga namang may plano siya sa inyo eh, hindi ka naman niya babaliwalain. At ang problema kasi dito, ina, kahit na 6 years pa naman silang walang contact na ng kanyang ex-wife, kasal pa rin itong lalaking ito. Okay? Magiging problemado din talaga ang buhay mo kapag pinili mo or pinilit mo pa rin na makisama sa isang lalaki na meron ng nagmamay-ari pagdating especially sa mga documents, sa mga ganyan, sa lahat-lahat. At I'm sure, bilang lalaki ha, sigurado ako itong lalaking ito, hindi pa rin niya makalimutan yung ex-wife niya. Dahil wala eh. Parang ano lang siya eh, on and off. Okay lang na mawala ka. Sinabi mo dito na parang kapag hindi mo na siya kinukulit, wala lang sa kanya. Parang okay lang, di ba? So yun, ibig sabihin, okay din naman na mawala ka sa kanya. Okay din naman na nandiyan siya. O nandiyan ka sa kanya. So wala talaga. Kung nandiyan ka sa kanya, okay sa kanya. Kung wala ka, okay din naman sa kanya. Kung ganyan ang lalaking pinaglalaanan mo ng pansin at yung oras sa buhay mo, hindi ka magiging masaya. At lagi ka lang makikipag-kompetensya sa kanyang oras, sa kanyang attention, sa kanyang pagmamahal. Sa kayong kasi, sa nakikita ko, talagang ang pinaka-priority niya ay ang anak niya. At malaking parte pa ng kanyang puso, ang laman niya ay ang kanyang ex-wife. Kasi every time na nakikita niya ang kanyang anak, naalala niya ang kanyang dating asawa. Yun ang nangyayari sa inyo, ina. Okay? At huwag kang magpakamatay. Eh, pambihira. Ang daming lalaki dyan. Huwag kang magpakamatay. Tayo dun sa lalaki. Kahit sino sa mga babae na nanonood ngayon. Kapag nagpakamatay kayo, sino magiging masaya? Siyempre, yung maiiwanan yung lalaki. Hanap na naman yung iba. Eh, di lugi ka. Mag-isip-isip. Pag may time, mga ladies, okay? Huwag masyadong yung tipong magpadala sa emosyon, isipin mo na lang, blessing pa rin yan sa buhay mo, okay? Hindi naman kasi talaga maganda yung makisama ka sa ganyan, di ba? Isipin mo, sige, sabihin natin, napilit, okay, naging kayo, tapos pinakasalan ka. Sabihin natin, nakipaghiwalay na siya, totally, naka-anal na yung kasal niya. Sige, given, pinakasalan ka. Tapos, kasal na kayo, dumating yung point na ganun na naman siya sa'yo, binabaliwala ka. Gusto mong ganun buhay? Kaya habang ngayon pa lang, nangyari na yan, okay na yan, at least, ano na yan, kumbaga, blessed ka nga eh, at least na yun eh, nangyari na yun eh. Hindi siya nangyari nung wala ka ng kawala sa kanya. Ngayon, meron ka pang freedom na gawin ng isang bagay na wala siyang ano sa'yo. Kasi kapag mag-asawa na kayo, meron na siyang ano sa'yo, control. So yun, ina, huwag nang masyadong ano. Siyempre, marami kayong pinagsamahan, nalulungkot ka, nakikita mo yung mga ano. Kung gusto mong ma-stop na yung ganyang feeling, kaya yun, ang ginagawa sa ganyan, kapag may mga account kayo, kaya nga sabi ko before ako nagsisisi ako eh. Kung bakit ako nagpo-post ng mga picture namin sa personal account ko noon. Sa Instagram ko, personal Instagram, personal Facebook, pinagpo-post ko yung mga picture namin ng ex ko. Ngayon, hindi ko mawala. I mean, hindi ko nahihirap, ang hirap noon tanggalin kasi sayang yung mga likes. Sayang yung mga daming likes. Okay, tapos ngayon, i-delete mo. Tama, ganun. Tapos naaalala mo siya. Angit. Anyway, mas maganda niyan, i-delete mo pa rin. Okay? Para alin gusto mo? Magbabago ka ng account o lagi mo makikita yung ano mo, yung picture o mukha ng ex mo? Ba, delete mo na lang, pambihira. Sayang 'yun, sayang yung account mo. Okay? Anyway, so joking aside. Sa totoo naman kasi, kung papanoorin mo yung ano, yung video ko about mabilis na para ng pag-move on, isa sa mga tips doon para makalimutan mo siya ay mag-disconnect ka na totally. Tama yung ginawa nyo. Okay? No contact. Wag na. Tapos tanggalin mo na yung mga bagay na nakapagpaalala sa'yo. Yung mga bagay na tungkol sa inyong dalawa. Tanggalin mo na yon, delete mo na yan. Yung mga binigay sa'yo na mga hindi naman masyadong mamahalin or nakapagpaalala pa sa'yo, alisin mo na yan sa buhay mo.
Okay? Move on na, Ina. Kasi, ikaw naman mahihirapan yan. Imagine, no? Yung lalaking yon, masaya yun. Alam mo bakit? May anak na siya, di ba? Every time na makita niya yung anak niya, masaya siya. Nai-inspire siya kapag nagtatrabaho siya para sa anak niya. Masaya siya, fulfilled siya. Eh ikaw, hinihintay mo yung lalaki magbago para sa'yo? Wag na yon. Wala na yung pag-asa, okay? Maraming binata. Okay, marami dyan. Mas mga mababait pa, mga walang nagmamay-ari, mga matitino, mga sabihin natin, mas maganda yung ang sitwasyon sa buhay, mga ganun. Diba? Kaya huwag mong minamadali ang isang bagay. Huwag kang magmadali sa pag-ibig. Okay? Kasi kapag nagmadali ka, talaga madatapakan yan. Huwag mong isipin nasa ano ka na, 33 years old? Hindi. Hindi ibig sabihin na 33 ka na at babae ka, kailangan mo nang ipilit kaya isang lalaki sa buhay mo kahit hindi ka naman talaga totally mahal. No. Oh,